Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan, welcome po sa channel kong ito. Ang isi-ship kong video sa inyo ngayon ay tungkol dito sa crane. Ang problema nito ay hindi na makontrol yung limit niya. Up and down ng winch, hindi na makontrol. So ang problema dito, ito yung proximity switch. Andito yung junction box o tagpuan ng wire galing sa proximity switch saka galing sa control itong crane. Pinalitan ko na yung isa at papalitan pa rin yung isa. Kasi may problema yan. Nandun yung winch, ang taas-baba niyan ay hindi na makontrol. May dapat tayong i-consider dito sa proximity switch o magnetic proximity switch yung distance niya. Kasi yung pad, yung spool niyan, tumatama yan doon. Magnetic yung kaya kailangan ang distance ay okay. Nasa tama kung anong nakalagay dyan sa proximity switch. Hindi ibig sabihin ay hindi na gumana proximity switch agad ang sira. Minsan, kasi ang proximity switch po, may supply po yan bago siya magbigay ng signal. Kumbaga. O kaya, maaring ang proximity switch din, ang problema ay yung, sabi ko nga, yung agwat o distance ng kanyang dun sa metal na dapat ay tumama sa kanya. Ipapakita ko sa inyo. Yan, papalitan ko din yung isa. Adjustable po yan. So kung medyo malayo sa metal yan, kapag dumaan, hindi yun magti-trigger. Dito po kami sa Olunga po. Yan. Konting patalastas. Balik tayo sa trabaho. Pasensya na po kayo, medyo magalo ang video. Yan. Hindi ibig sabihin kahit may supply na tapos walang signal, proximity switch agad ang sira. Hindi pa yan. Baka sakaling ang distance lang may nabago. Ipapakita ko sa inyo. Na kasi ang proximity switch na nilagay ko may indicator, titingnan po natin kapag tinisting natin ang metal yan kung mag-indicate kung may signal. Makikita naman natin sa lamp. May LED yan sa loob. Yan. Kinunik ko na yan. At mamaya titistingin din natin ang ano nito yung crane mismo actual na pag-setup ng limit up and down. Yan. So makikita nyo po may ilaw siya ngayon, ano? Yan, may ilaw yan dyan. Subukin natin yan maya maya. Nakita nyo po, yan. Yan. Ibig sabihin pag dumaan dyan metal, yan. Yung winch, yung spool na yan na may ano ng wire, may counting yan kung ilang pulse ang dadaan. Nakita nyo po nagbibiling siya. Ibig sabihin gumagana siya. Ang kailangan lang dito may may signal na marireceive dun sa control. Pero diretso na ang testing nito. Hindi ko na po i-specific ang wire-to-wire na pag-trace ng problema kasi minamadali din ito kasi gagamitin. Actual troubleshooting po ito sa ngayon. Makita nyo po ang sa baba ay walang ilaw tapos yung sa baba nakalimit na. Titingnan natin kung anong kasi ipapababa muna natin yan. Tingnan natin kung mag-limit yan. Sa up, hindi yan gagana kasi nga nakalimit ang up niya. Nakalimit ang up. So, kailangan ko i-press yung override. Pwede yung mag-up. Hindi kasi masit ang limit sa up niya saka down. Ngayon, susubukan yung down. Subukan natin kung anong mangyari. Yan. Okay, nag-down na siya ngayon. So, dahil sa nag-down na siya, stop na siya dyan. Hindi mo na mailo-lower yan. Hindi mo na i-lower. Hanggat hindi yan na ino-override. Tapos ang may sit naman yan, i-press mo lang yon. Tapos kung gusto mo i-sit. Naka-down na siya, no? Naka-sit na siya sa down. So, kailangan natin ipaling pa yan. Tunog ng hydraulic yan na pump natin. Yan. Actual na pag-uusap namin yan dyan. Okay. So, ipapainalis natin ang limit switch ng ano. Yan, makita nyo po yung usapan. Tama na yun sa'yo, sa decision mo. Baba na to? Pinakataas. Pinakataas, kasi hindi mo ba siya secure. Ikaw magano. Saan tayo natin? Sige, sabi ko kung may pick-upin ko ha. Pick-up. Para malaman natin kung tuturo ko sa'yo. Sige, pick up ka.
Ayan, na-hit na yung ano, yung limit switch sa taas. Ayan. So ang mangyari, override ko yan. Pwede yan i-sit. I-sit ko na. Pag nag-blink yan, ibig sabihin nag-sit yan. Yan, okay. Sit na yan. Sa app niya. Oh, limit winch up. Nakalimit na yan. Ngayon sa app, nakalimit na yung app. Oo. Sa baba naman. Actual na ito na pag ano, pag testing. Pasensya na po kayo, medyo ano, hindi magulo pero... Oh, so kailangan ilabas ang crane dyan. Kita nyo po. Sa palagay ko gumagana na. Ilalabas muna yung crane para ma-lower ng medyo mahaba yung ano, yung anong tawag nito, yung winch, para ma-lower at dun mag-sit up ng limit up and down, and then mamaya i-secure din ito, i-sit up ulit yung hook limit up. Sana po mga kababayan may natutunan kayo sa troubleshooting na to. Yan, oh, na-hit na kasi doon kasi kanina ang baba doon. Tingnan natin ang hook limit down, nag-ilaw ano? Kita nyo. Okay? So ang mangyari, i-override 'yan. Press ko ng override tapos pwede na ibaba 'yan. Kita nyo po. Override or bypass? Yan. Yan, may ilaw siya pero naka-override ako. Ganun talaga pag nag-press 'yan. Sana hindi ko masyado makita, hindi natin masyado makita yung ano. Ayun, bumababa yung kulay dilaw. Kita nyo po. Sa ating pong mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hindi pa naman ito tapos, hindi habang wala mo nagsasalita, nagpapasalamat muna tayo. Mag-subscribe po sa channel na ito at marami po kayong matutunan. Marami akong isi-share na troubleshooting sa inyo. Yan, dire-diretso yan. Dire-diretso yan sa baba kasi minsan medyo malapit yan sa tubig. Pero sa ngayon, ang simulation namin dito muna sa simento, sa Mylan. Yan, tapos bibitawan ko ang override sa ngayon para isit ang limit switch. Marami pang ikot, no? Marami po kayong matututunan sa channel na to. Click nyo na rin yung bell button para ma-notify po kayo kung may bago akong video yung i-upload. So kapag okay na yon, pwede ko na po isit ang limit switch na yan para sa baba. Titingnan po natin. Magbi-blink-blink yan, mga apat siguro. Basta ganun ang blink yan. Sinit ko yan. Hook limit yan. Sit yan. Magbiblink yan, tapos magbinitawan ko nakasit na yan dyan. At ititesting ko rin mamaya. Papatesting natin. Yung operator natin, AB po yan, AB. Operator ng crane dito sa barko. Tinaas yun ha, kaya nawalang power, tapos ibinaba, yan, gumana na. So, nakasit na yung ano. Itataas naman natin para isit yung hook. Yan, nag-limit ng sa taas. So, kailangan pang adjust. Nakita natin nasa mababa pa, pero nag-limit na yung hook limit up. Ang mangyari, i-override ulit para muling maitaas yan. Para diretso lang muna bago isit. Di na muna pumayag ang operator kasi i-secure daw muna. Kasi dyan, itataas ulit yan. Doon lang daw i-set. Marami po akong i-share mga kababayan about sa troubleshooting o actual na pang troubleshoot o motor control o building wiring.
Kapag sinecure na yan, doon na daw i-sisit yung limit, sabi ng operator natin na AB. Yan. Sana po may natutunan kayo sa troubleshooting na ito. About ito sa problema ng hook limit up and then hook limit down. Ang nakita nating problema dito yung magnetic proximity switch or sensor. Yun po naging problema. Tatanda po natin ang proximity sensor na yun ay may supply, ano? May supply at bawat ikot ng drum, may slot ang drum. Pag dumitik sa, pag depende yun sa ikot ng drum, so computed na yan. May pulse na pumupunta dun sa PLC at yun ang magbibigay ng signal. Hindi ko na ma-actual ang ipakita sa inyo ang pag-check ng signal o supply kasi nga po minamadali ito kasi gagamitin. Kaya inayos, tumawag sila. May problema daw. Yan, sinit na. Okay, ibababa daw muna, ibababa. Tapos itataas ulit. Naisit ko na yan. May ilaw yan, yung up. Okay, okay. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan, mga kababayan. Salamat sa inyong panonood. Sabi ko nga, mag-share nyo po ito. Share nyo po para makatulong sa ating mga kababayan at malaking tulong din nyo sa akin. God bless you po.